Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Arlene. Mula sa AAAO is DJ Art. Handa na ba kayong matuto? Tayo ngayon ay nasa 24 na linggo, unang araw. Bago natin umpisahan ang isang kwento, ay magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng balakid upang higit ninyong maunawaan ang mga salitang gagamitin sa kwento. Pag-awit ng lupang inirang, wastong pag-aalaga ng halaman, palakaibigan. Narito ang isang larawan ng paaralan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa paaralan? Dapat bang nasa paaralan ang mga batang katulad ninyo? Bakit? Alam ba ninyo ang mga tuntunin sa ating paaralan? Ano-ano ang mga ito? Narito ang mga tuntunin sa paaralan. May mga tuntunin ang bawat paaralan. Tuntunin ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa loob ng paaralan. Ang mga sumusunod ay mga tuntunin sa ating paaralan. Una, pumasok sa takdang oras. Magsuot ng tamang uniforme. Igalang ang mga kawanin ng paaralan tulad ng guro, punong guro, janitor, gwardya at mga kawanin sa kantina. Gamitin ng wasto ang mga kagamitan sa paaralan. Huwag tapakan o sirain ang mga pananim sa paligid ng paaralan. Makiisa sa pagpapanatili sa kalinisan ng paaralan. Itapon ang mga basura sa tamang basurahan. Mahalin at igalang ang kapwa mag-aaral. Awitin na may paggalang ang lupang inirang. Tayo ngayon ay nasa 24 na linggo, ikalawang araw. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. Ikalawa, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At ikatlo, gumawa ng tahimik. Para sa pangkatisa, alamin mo, isulat sa loob ng kahon ang mga tuntuning dapat sundin ng mga mag-aaral. Pangkatdalawa, iguhit mo. Gumuhit ng larawang nagpapakita ng inyong pagsunod sa mga tuntunin sa paaralan. Pangkatatlo, pangako. Sa isang kartolina, sumulat ng isang pangako tungkol sa pagsunod sa tuntunin sa paaralan. Isulat ang inyong pangalan sa ibaba nito. Ano-ano ang mga tuntunin sa paaralan? Dapat bang sundin ang mga ito? Bakit? Sumusunod ba kayo sa mga tuntunin sa paaralan? Ano-anong tuntunin ang inyong sinusunod? Bilang mag-aaral, nangangako ba kayong magiging masunurin sa mga alituntunin sa paaralan? Tayo ngayon ay nasa 24 na linggo, ikatatlong araw. Kung ang inyong pangkat ay natasang maglinis ng ating silid-aralan, paano mo bibigyan ang kanya-kanyang gawain ang iyong mga kasama? Isusulat sa pisara ng leader ng bawat pangkat ang dapat gawin. Pagmasdan natin ang mga ginagawa ng mga bata sa larawan, sa kanilang silid-aralan at paaralan. Kung nais mo utusan ang iyong kasama upang walisan ang paligid ng paaralan, paano mo ito sasabihin? Nakita mong may papel na nakakalat sa ilalim ng upuan ng iyong kamag-aral. Ano ang sasabihin mo? Inutusan ka ng iyong guro na punasan ang mga bintana. Ano kaya ang sasabihin ng guro? Paano ang tamang pag-uutos? Ano-anong salita ang dapat gamitin kapag nag-uutos?
Anong salita ang ginagamit kapag ang pangungusap ay nagsasaad ng pag-uutos o pakikiusap? Ginagamit ang mga salitang paki, maaari po ba, at pwede po ba kapag ang pangungusap ay nagsasaad ng pag-uutos o pakikiusap. Tayo ngayon ay nasa 24th na linggo, 4th na araw. Tayo ngayon ay gagawa ng bangkang papel. Narito ang mga hakbang sa paggawa ng bangkang papel. Una, kumuha ng isang pirasong papel. Mas maganda kung may kulay. Ikalawa, itiklop ang gitnang bahagi ng papel. Ikatlo, itiklop ng patatsulok ang kaliwa at kanang bahagi ng papel. Tulad nito. Maaari mo ring tiklopin ng pabaliktad ang ibabang bahagi ng papel. Itiklop ng patatsulok ang papel at hilahing pabukas upang maging anyong bangka. Tukuyin kung pautos o pakiusap ang bawat pangungusap. Pumadya kung pautos, pumalakpak kung pakiusap. Ating tandaan na kung ito ay pautos, ito ay nag-uutos lamang. Kung ito naman ay pakiusap, ikaw ay gumagamit o ang pangungusap ay gumagamit ng magalang na pananalita. Pakikuha ng aking bag. Makikiabot ng kanin, ate. Isara mo ang pinto. Hugasan mo ang pinggan. Itapon mo ang basura. Maaari po bang hiramin ang walis? Pwede po bang maglaro? Mag-aral ka mabuti. Sigaan mo ang mga dahon. Sumulat ng 5 pangungusap na pautos at 5 pakiusap. Tayo ngayon ay nasa 24th na linggo, 5th araw. Sasabihin ko, sundin mo. Humanap ng kapareha. Ang unang magbibigay ng utos gamit ang salitang paki, maaari ba at pwede ba, ang ikalawang batang naman ang susunod sa mga utos. Basahin ang mga pangungusap. Iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap na pautos ay ginagamit ng wasto at malungkot na mukha kung hindi. Pakilagay ang baso sa mesa. Bilisan mo ang paghuhugas. Ang bagal mo. Maaari bang damputin mo ang basurang papel sa ilalim ng upuan? Pakikuha ang lapis ko sa bag. Magpalit ka ng damit. Pag-aralan ang larawan. Sumulat ang pangungusap na pautos ayon sa larawan. Para sa inyong takdang aralin, gamitin ang salitang paki, maaari po ba, at pwede po ba sa inyong pang-araw-araw na gawain. The parrot materials like songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, videos and others included in this book and CD are owned by the respective copyright holders. The author does not represent nor claim ownership over them. Ito ay hatid sa inyo ng AAOA's DigiArt. Hanggang sa muli mga bata, paalam!